Shoutout tayong mga idol sa lahat ng mga solid Marseille supporter natin. Shoutout sa ating mga member na walang sawang sumusuporta sa ating channel. Shoutout kay Idol Glenn, kay Ate Bing, kay Sai, Matt Meraboyno, Gerald Danubo, Ava Atender, Miss Miami Laurel, Idol Marvin Maliberan. Taos pusong nagpapasalamat ako sa inyo mga idol. Maraming salamat din sa laging nagko-comment sa ating mga bagong upload. Shoutout kay Amadeo Flores, Gerald Danubo, Norlin Picatsili, DBC Military MB, Jose Pacificador, Rona Villaluz, sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalong-lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Shoutout at mabuhay po kayo mga idol. Simulan na po natin ang ating bagong kwento. Sa lugar ng buntod, pangkaraniwan lamang ang hanap buhay ng mga taong nakatira dito sa lugar. Pagsasaka at pangingisda ang kalimitan na pinagkikitaan ng mga ito. Ngunit kahit kapos at hikahos ang mga ito sa buhay, nagagawa pa rin ng mga ito ang maglibang, lalo na tuwing Linggo, dahil may sabungan sa kanilang lugar. Dinarayo pa nga ito ng mga karatig na lugar. Sadyang napakasaya ng mga taong mahihilig sa sabong tuwing Linggo. Isa na itong si Berto, isang mangingisda at magsasaka. Nag-iisa na ito sa buhay. Ibig sabihin, nag-iisa na ito sa paninirahan dahil umalis na ito doon sa kanyang mga magulang nang hindi sila magkasundo ng asawa ng kanyang kapatid. Laging nagbabangayan kasi ang mga ito, kaya nagpasya itong si Berto na humiwalay na lamang sa kanilang mga magulang sa paninirahan. May itinayo ito na isang kubo doon sa gilid ng mga maisan. Sa kanya din ang maisan na ito, at sa kabilang bahagi naman ay ang mga bakawan. Kaya napagsabay niya ang pagsasaka at ang pangingisda. Sa mga pangkaraniwan na mga sugal, talo panalo ang pagiging sugarol nitong si Berto. May mga pagkakataon na mananalo ito at may mga pagkakataon din na matatalo ito. Minsan ang kanyang kita sa pangingisda napupunta at natatalo lamang sa sabong. Ngunit hindi ito pinagsisihan ni Berto. Walang katumbas na saya ang kanyang mararamdaman sa tuwing nasa sabungan itong si Berto. Kakaiba ang kanyang saya sa tuwing nakikitang naglalaban ang mga manok. May mga alagang manok na panabong din itong si Berto. Hindi nga lamang maayos ang pag-aalaga dahil na rin sa sobrang abala ito sa kanyang mga pananim at sa kanyang pangingisda. Ngunit isang araw, may nakikilala itong si Berto na nagpakilalang si Bitong. Ayon sa kwento nito, naggaling pa ito doon sa kabilang isla. May pupuntahan sana ito na isang kamag-anak dito sa isla ng Sikihor. Ngunit naligaw itong si Bitong at hindi na natagpuan pa ang kanyang mga sinasabing kamag-anak. Wala na din ang mga ito doon sa lugar na sinasabing tirahan ng mga ito. Ayon sa mga kapitbahay ng kanyang mga kamag-anak, lumipat na daw ang mga ito ng lugar at hindi nila alam. Ang tanging bumubuhay nitong si Bitong nang hindi pa sila magkakilala ni Berto ay ang pagsasabong. May dala kasi itong dalawang manok galing doon sa kabilang isla sa pagluwas dito sa lugar ng buntod. Sa bangkita lamang natutulog itong si Bitong tuwing gabi, at pag umaga naman, nagtatambay na ito doon sa sabungan. Siya na ang maglilinis doon sa loob at labas. Kaya ang kapitan sa lugar ng buntod pinapayagan na itong si Bitong na doon na rin matutulog. Dalawa ang dala nitong mga manok, isang kulay pula at ang bakiki o balakiki naman sa tawag sa ibang mga Bisaya. Dalawang sunod-sunod na ang panalo sa manok niyang balakiki at hindi pa ito natatalo. Ang mga panalo nitong si Bitong ang nagsilbing pangtawid gutom niya sa araw-araw. Nang magiging matalik na magkaibigan na sina Bitong at Berto, hinimok ni Berto itong si Bitong na doon na ito tumira sa kanyang kubo. Maayos pa ang higaan doon kahit na maliit lamang ang kanyang kubo. Naawa din kasi itong si Berto kay Bitong. Kaya malaking pasasalamat itong si Bitong sa alok na iyon ni Berto. At sa araw na iyon,
nagpaalam na itong si Bitong sa kapitan ng kanilang lugar. Masaya naman ito dahil sa wakas, may taong nagmamalasakit din nitong si Bitong. Isa din sa naging dahilan kung bakit inalok nitong si Berto itong si Bitong dahil sa dalawa nitong mga manok. Kakaiba kasi ang kisig ng mga ito na parang nakakalamang sa karamihan. Unang gabi nitong si Bitong sa bahay ni Berto, nagtatanong na itong si Berto tungkol sa pinanggagalingan nitong si Bitong at kung bakit napunta ito sa lugar ng buntod. At nagtatanong na din itong si Berto tungkol sa dalawang alagang manok nitong si Bitong. Galing ako ng isla ng Silo, Berto. Pinuntahan ko dito sa lugar ang isa kong kamag-anak. Ngunit hindi ko na ito matagpuan, kaya nagpalaboy-laboy na lamang ako. At tungkol dito sa mga alaga ko, Berto, pamilya ko na ang dalawang manok na ito. Kasama ko na ang mga ito sa hirap at ginhawa. Pumusta ka ngayong linggo. Ipusta mo lahat ng pira na mayroon ka. Siguradong mananalo tayo. Napangisi itong si Berto at halos hindi ito makapaniwala. Nabalitaan na niya na wala pang talo ang manok nitong si Bitong. Ngunit sa tingin niya sa kaibigan, mukhang napakalaki ng tiwala nito sa alagang dalawang manok. Simula nang tumira itong si Bitong sa kubo niya, hindi pa niya ito nakitang binigyan ang kanyang mga alaga ng mga pampalakas na mga pagkain at mga bitamina. Tanging nakikita niya na mayroon itong ipinakain na parang mga karne na dinudurog. Hindi rin niya alam kung anong klaseng pagkain ito. Nag-alangan pa rin siya na magtanong kay Bitong. Umaga ng araw ng Linggo, maagang nagpakain ng mga alaga itong si Berto at maagang naligo. Sabik na naman ito sa sabungan. Alas 10 pa lamang ng umaga, magkakasama na sina Berto at Bitong na naglalakad papunta doon sa sabungan. May mga nakakasabay pa nga sila na mga sabungero din. Ang isa sa mga ito, kakilala itong si Bitong at Berto. Bitong, magkakasama na pala kayo ni Berto. Nakumukhang magara ang manok mo na iyan. Bitong, dalawang magkasunod na panalo. Sana may pangatlo ngayon. Ang hindi ko maintindihan, Bitong, kahit na wala sa kondisyon ang manok mo na tulad mong marungis, pero nakakatsamba pa rin. Napangiti na lamang itong si Berto. Kilala niya itong si Badong. Matalas talaga ang mga biro nito. Ngunit hindi natutuwa itong si Bitong. Kahit na noon pa, na doon pa siya sa sabungan nakatira, lagi siyang kinukutya at pinagkatuan nitong si Badong. Nang makalagpas na ang mga ito sa kanila, wika nitong si Berto. Huwag mo nang pansinin ang mga iyon, Bitong. Hayaan mo na sila. Talagang ganon ang taong yon magbiro. Pagdating ng mga ito doon sa sabungan, maraming tao na ang nando doon. Nagsisimula na din ang parisan ng mga manok hanggang sa magsimula na ang sabong. Nagpalista na din sina Berto at hinahanapan na sila ng makakatapat. Dala lahat nitong si Berto ang kanyang pira na naipon sa isang buwan. Iniipon niya ito para sana pambili ng makina para sa kanyang bangka. Ngunit sabi nga nitong si Bitong na ipusta niya lahat ng pirang nasa kanya dahil sigurado silang mananalo sila sa laban. Makalipas ang ilang sandali, umakyat na itong si Bitong sa loob ng paglalabanan ng mga manok. Nakahanda na din ang makakalaban nila. Nagsigawan na ang mga taong nasa loob ng sabungan. May mga pumupusta din sa manok nila ni Bitong, ang mga taong nakakaalam sa sunod-sunod na pagkapanalo nito. Ngunit mas marami ang tumaya sa kabila. Dahil kung tingnan mo ang manok nitong si Bitong, mahalata mo agad na kulang ito sa preparasyon. Kaya yamado ang kanilang kalaban at sila ang dihado. Nang magsimula ng laban, nakita nitong si Berto na may mga ibinulong-bulong itong si Bitong sa kanyang alagang manok na balakike. Nagsigawan uli ang mga tao doon sa loob at sabik na sabik ang mga ito sa magiging resulta ng laban.
Nang bitiwan na nila ang mga manok, agad na nagsasalpukan ang mga ito doon sa gitna. Patuloy ang mga sigawan doon sa loob, pati itong si Berto, nakikisigaw na din ito. Naipusta niya ang mahigit sa 10,000 na naipon niya, kaya kailangan na manalo ang kanilang manok. Makalipas lamang ang ilang sandali, biglang natahimik ang lahat ng mga tao doon sa loob nang bumagsak ang kalaban na manok sa sahig at nangingisay na ito. Patuloy pa rin itong inaatake ng manok nitong si Bitong hanggang sa awatin na ito ng Kuyme at idineklarang panalo ang manok nitong si Bitong. Napatalon sa tuwa itong si Bitong at lalong-lalo na itong si Berto. Nawala ng pakialam, ang nasa isip lamang niya ay ang panalo niyang pusta. Nagtatalon ito at nagsisigaw. Malaki ang kanyang panalo at hindi man lamang nagalusan ang manok nitong si Bitong. Makalipas ang ilang sandali, hindi pa umuwi ang mga ito. Pumunta muna ang dalawa doon sa isang karinderya para doon mananghalian. May ilalaban pa si Bitong. Unang pagkakataon ito na ilaban niya ang kanyang manok na pula. Habang masaya at kumakain ang dalawa, may isang parang yayamanin na lalaki ang lumapit agad sa kanila. Kasama din ito ang apat na parang mga bodyguard. Nagpakilala ito na Julio sa kanila. Sa tingin ng dalawa, mukhang nagiging interesado ito sa dalang manok nitong si Bitong. Inalok sila na lumaban sa kanila sa darating na derby doon sa kabilang bayan. Ilalaban nila ang manok ni Bitong at bilang kapalit, bibigyan sila ng malaking balato sa mapapanalunan. Ngunit hindi agad na pumayag itong si Bitong. Para kasi itong hindi mapakali at kamot ito ng kamot sa buong katawan. Wika nitong si Berto, "O Bitong, ano ba ang nangyayari sa iyo?" Hindi na nakatiis itong si Bitong at binitbit ang manok at pagkatapos lumayo ito sa kanila. Napatitig na lamang itong si Berto sa kanyang kaibigan. Hindi niya ito maintindihan. Habang ang lalaking kausap nila, nagtataka din ito at nagpaalam na rin sa kanila. Nang makalis na itong si Julio, bumalik din agad itong si Bitong doon sa kanilang misa. "Bitong, ano ba ang nangyayari sa iyo? Bakit bigla ka na lamang na umalis? Mayroon pa tayong kausap." "Berto, may mga dala ang mga iyon na mga pangundra. Ang akala siguro ng mga ito na may dagon ang dala kong manok." Napaisip itong si Berto, maaring totoo nga ang sinasabi nitong si Bitong. Ngunit bakit ito biglang nababalisa at kamot ng kamot sa kanyang katawan? Ang katanungan ngayon sa isip nitong si Berto, matapos na makakain ang magkakaibigan. Bago pumasok uli sa loob ng sabungan ang mga ito, nakita nila itong si Badong na lumapit agad sa kanila at pinagkakatuwaan na naman itong si Bitong. Kahit na nanalo ang kanyang manok, pinagkatuwaan pa rin ito ni Badong. Habang papalayo sila, narinig nitong si Berto ang mga binubulong-bulong nitong si Bitong. "May araw ka rin sa akin, Badong. Pamilya ko na ang aking mga manok at wala kang karapatan na lait-laitin ito." Kita din ni Berto na parang nagbabaga ang mga mata nitong si Bitong at nangangalit ang mga bagang. Unang bisis ito na nakita ni Berto na galit ang kanyang kaibigan na si Bitong. Nakakatakot ang hitsura nito. Nakakuyom ang mga kamao at kumikislap ang mga ngipin nito.